Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Anyway, this is Samurap Tours TV and today's video no is pag-uusapan natin kung paano gamutin yung mabahong amoy sa tinga ng ating mga alagang manok at yapit kayo sa mga sisiw na ginamot natin last week no. So, may video din ako na in-upload na kung paano gamutin yung sisiw. So, ngayon i-update ko kayo. Pero tatapusin ko muna mapakain ang ating mga alagang manok. So, tara. Huwag nyo palang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel natin, Samurap Tours TV. And just click the notification bell para masundan nyo yung mga bagong upload ko na video. So, let's start! Pakain na naman tayo ng manok. Ay, may nagtanong pala sa akin kung ilang gramo yung pinapakain ko. So, binibigyan ko sila around 60 to 70 grams na pagkain. So, dumidepende din yan sa laki ng katawan ng ating mga alagang manok. So, bigay lang natin sila. Aircon. Ayan guys. Mas kumain. Kainin pala natin yung ating mga native. Yan yung mga native natin guys, oh, rami. Mga native po. Marami din ako ng native para may ano tayo. Mayan na sa gusto nating mag-ihaw ng manok. Paparami sa may bagong ano din ako rito, may bagong ano din ako sisiyo. Pero ito, yung bagong isang sisiyo ko. 6 pieces. Yan. Maraming sisiyo natin oh. Feeding naman tayo. May wet feeding kasi tayong pinapakain din. So guys, ito nga pala yung manok natin na may mabahong amoy sa tenga no. So ang mga dahilan po nito guys is yung magpapaligo tayo ng mga manok. Malalagyan po ng tubig yung kanalang tenga kaya nagkakaamoy at parang may matigas na kulay yelo.
yun yung mga dahilan kaya mabaho yung tenga ng ating manok. So ang gagawin natin is gagamutin natin. Kaya may nagtanong kasi sa akin kung paano daw tanggalin yung mabahong amoy sa manok. So ito yung ginagamit ko, yung isang kutsilyo na hindi na din ginagamit, yung may matulis yung ano, yung dulo, at in-sterilize ko na din, at itong quick kill. So tingnan nyo guys, at i-update ko rin pala kayo sa yung mga sisyo na ginamot natin na may mga sipon, no? Kung may sipon ba sila. Tingnan nyo guys, so parang may kulay yellow sa tinga nila, so tatanggalin natin yan. Ganito yung kutsilyo, naka-sterilize na din itong kutsilyo guys. Anyway, itong kutsilyo, hindi na ito ginagamit namin. Yan yung mabaho guys, o tingnan nyo guys. Ito yung parang mabaho sa tinga nila, yung parang yellow na matigas. So alinisan natin at huwag lang natin masyadong idiin. Dali ano, baka magkasugat. So yan, linisan lang natin. Yan. Guys, o, yan guys. Yan. So sa kabila, wala, dito lang guys. So next step is, linisan natin, lagyan natin ng alcohol yung cotton buds. Uy, naku, guys, lagyan natin ng alcohol. Pagkatapos, linisan natin yung loob ng tinga. Guys, ang yelo. Guys, oh. Guys. So ito ang ginagamot ko sila, yung quick kill. Kasi ito yung nilalagay ko, kasi ito yung nagbibigay ng ano, ng dryness sa yung tenga nila. Pag nilalagyan natin ito is nagda-dry yung tenga nila, hindi na magbabasa. Kaya napaka-importante ng quick kill sa paggamot ng tenga ng ating mga alagang manok. Yan yung, ito kasi yung dahilan kaya't mabaho yung mga kulay yellow. Yan, so lalagyan natin siya ng quick kill. So mga 3 days siguro, 3 consecutive days natin siya lalagyan nito ng quick kill. Yan. Yung butas ng tenga nila, yun talaga yung lagyan natin ng quick kill. Yun tapos ko nang ginamot yun. 3 days ko nang ginamot yun to. So guys, oh. 3 days ko nang ginamot ito and ayun na nga, nawala na nga yung mabahong amoy niya. Itong kulay violet sa tingnan lang, kusang mawawala lang yan. You guys. So wala yung amoy. So yun, may amoy pa. Kaya kung magpapaligo kayo ng manok, ingatan nyo na malagyan ng tubig yung tinga. At guys, i-update ko din pala kayo sa sa mga sisyo natin na ginamot last week. So tara. Guys, ito nga pala yung sisyo na ginamot natin last week. Tingnan natin kung may sipon na ba sila. Tingnan natin kung epektibo talaga yung paggamot natin sa kanila. So, ito yung ginamot natin na sisyo na. At may napunan ako na video nito. So disclaimer lang po, nasa sa inyo kung susundin nyo yung paraan ko sa paggamot ng may mga sipon na manok. So medyo maingay yung mga manok natin. Ayan guys. Guys, so tingnan nyo yung ilong nyo guys. Oh, wala na talagang sipon. Ano lang yung ginamot ko, amtil, for 3 consecutive days na amtil. So kung gusto nyong susundin o i-apply yung paggamot ko, may video naman tayong in-upload last video, so pwede nyo yung panoorin. So guys, wala na sipon guys, oh. Yan. Wala na ring amoy guys. So, totalihi, pwede natin siyang pakawalan. Yan, wala natin siya. Tingnan natin yung kasama niya guys, kung may sipon din. Wala na guys. Wala na ding sipon guys. Tingnan nyo guys. Yung cobra natin na native. Wala na yung sipon. So yan o. Wala na ding amoy guys. So pwede natin silang pakawalan. So yung hen natin na ginamot last week din, tingnan din natin kung may sipon. Sabi ng ingay.
yung hen natin na ginamot. Wala na ding sipon, guys. Tingnan nyo, guys. So, amtail lang yung ginamot ko. And then, amtail. And then, the following days is L-spec. Tinurok, injikan ko sila. Itong hen is 0.5. Yung mga sisiu is 0.3. So, in the other day, next day pala, amtail na naman. So, in just 3 days, nawala yung sipon nila. At, tips ko lang pala, huwag kayong maglagay ng maraming tubig pag nagagamot kayo na may sipon, kasi hindi talaga mawawala yung sipon pag may tubig, maraming tubig yung mga sisiu at yung may manok na may sipon. So, ang ginawa ko is, with feeding ko sila, pagkatapos hindi ko na sila nilagyan ng tubig. Kaya, ayun nga, yung one of cause kasi, o isa yung dahilan yung tubig na magkakasipon yung mga alaga nating manok. So, wala na nga silang sipon, guys. Tingnan nyo, guys. Hindi na natin silang pakawalan. So guys, ayun nga, pinakita ko na sa inyo kung paano gamutin yung may sipon, kung paano gamutin yung may mabahong amoy sa tinga ng ating mga alagang manok. So it's up to you kung i-apply nyo yung pamamaraan ko sa paggamot ng ating mga alagang manok. So hindi ko na masyadong habaan, guys, no, at maraming salamat pala sa mga bagong subscriber natin at mga bagong viewers natin, no. Shout out nga pala kay Sir Florence Nicole Malate. Shout out sa iyo, sir. Si Sir Jun Mabugat. Shout out sa iyo, sir. Sorry, medyo natagalan yung shout out ko sa iyo. Si Ricky Villanueva, shout out sa iyo, sir. At maraming salamat. At yung mga hindi ko shout out sa inyo. At yun lang, guys. Maraming salamat and God bless.